team back. Radiant team pick. Dire team pick. Behold the Horn of Madness. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. Dire team back. Radiant team back. It's a good day to be alive, mga sir. Game number 2 na po ng Gambit Esports versus Tempo. 1-0 in favor of Tempo. And kasama ko pong mag-cast today is si Pilodge. And again, guys, welcome sa ating official Filipino coverage ng Epic League. Ayan. Follow nyo na yung ating page, epic_lupon_wxc. Mm-hmm. Ayan. Para dahil again, month-long yung tournament natin until December 13. We're at the close qualifiers. And then after this, erekta na agad tayo dun sa Division 1. Alongside with the top teams, big names in Europe a very region. And Direk, meron ka ba nun dyan? Paano, a very big name. Ayan, guys. Kitang-kita nyo naman dito ang mga nag-aabang Team Secret. Pag nakapasok dito yung Mad Golems. 10 seconds. Wala na ba? Laglag? Pag nakapasok yung Mad Golems dyan, kaba na naman tong secret eh. May kaba na na pwedeng mangyari sa kanila, no? May kaba na yan. Nako. Yeah, Witch anyway. Crown? Upper bracket yung Mad Golems. Nako, ang aga naman maglalaro ng dalawang team na, nako. Yan ang nakikita ko eh. Yung Mad Golems saka yung Yellow Submarine yun eh. Ay, maganda yung laban na yan, ha? Upper bracket final. Sa upper bracket pa sila nagkita. Yan. Bakit mayroon pusit dyan? Si Udad Vargas. Reverse sweep. Let's see. Dahil Clockwork and Batrider. Agang Batrider nito for Gambit Esports. And for Tempo, they have the Magnus PA. Alam mo, pag nakakita ko ng ganyang pick, parang sobrang nakakabulas talaga yung ganyang pick, eh, no? Mm-hmm. Dahil syempre, Templar Assassin, Desolator lang naman kailangan niya ng BKB, and pwede na siya mag-online. Less than 20 minutes, pwede niya makuha yon, or 20 minutes, pwede niya makuha yon. Pwede na silang lumaban. Di rinig sa akin, talaga? Di ba rinig? Try mo refresh, boss. Baka naka-mute tab? Or, hindi, napalo yun sa akin eh. Baka naka-mute tab or yung mismong mute. May nag-comment. Shoutout po, looking forward kami sa 30k followers mo. Sige guys, ipakalat niyo magandang balita. Pa 30k followers na tayo. Kasi hindi po ako nagbibiro dun sa TikTok ko. Totoo po meron. Okay. Yan, pero speaking of this match, meron po ito sa Phoenix Bet. So, bisita na po kayo dyan sa site na yan. And kung interested naman kayo mag-register, better use our code LuponWXC and bet on your favorite games. Napakaraming pwedeng gawin dyan, hindi lang po sa esports, the sports as well
eh, pwede nyo ring tayaan dyan. And kung di naman po kayo mahilig magbet sa mga esports and sports, eh, pwede rin po kayo mag-casino. Online casino dyan. Teka, iniisip ko kasi yung pick. Sige. And, syempre? Mm-hmm. Yan, guys. Papakita lang natin yung ating magandang t-shirt. Ayan, tumalikod pa para may extra effort. Yan. Yan, The Armory po, guys. Yan. Ganda ng design, eh. Uy, grabe ka naman. Yan. Available po yung bakit hoodie natin. Bakit may sinabi ba ako? Extended. Uy, wala. Oh, wala. Si Eugene, doon si Zero talaga sa social media. Pero may dalawa po tayong design ng t-shirt. Ayan, Lupon WXC since day one. And yung ating Lupon sa unahan, itong suot ko po. And yung may wings at likod. Ayan. Black and white yung Lupon since day one natin. Tama lang yung pick na po na. Para hindi sila ma-right click dito. Kasi mawawalang niyain sila nung PA mamaya eh. Uh-huh. Naisip ko pa nga, nakikapapos eh. Kaso hindi, meron na kasing ano eh. Meron na kasing... Nakatakot yung hero ng gambit ah. Sa totoo lang. Nakulang silang physical dito. Wala silang pantapat dun. Yung sniper kasi pag nag-mid, makawalang niyain na naman sila katulad nung kanina. Pero yung Magnus, pwede rin mag-mid. Hmm, pwede. Mm-hmm. Pwede. Feeling ko Magnus na mid natin eh. Snapper na. Ah, di. Hindi. Pwede ano pang pumik. No? Pag pumik to ng support. Pag pumik to ng support, offlane yan. Oo, oh, offlane to. Pag pumik ng support, et, support itong tempo, offlane yung Magnus. Tapos snapper mid. Mm. Kaso kasi, ang pangit naman nun, dalawang pick mo, support, last pick. Ang ganda kasi nung ano nila eh. Ang ganda nung performance nila with the snapper nung game number one. So, why not? Pwede naman nilang ulitin. Kosh, what up? Okay. Support Magnus. Offlane CK. Mid snapper. Hindi, ah, no, teka. CK na offlane, Magnus na position 5, and Snapper na mid. Snapper mid? Pag nag-position 4 to Magnus, pwede rin. Pero parang di ba sila mayari sa early game dito ng Gambit Esports? Hindi, hindi. Sobrang sakit ng early game dito ng Gambit Esports, ha? Tatlong melee na to. 10 seconds remaining. Baka pwedeng yung tatlong melee ang core. 5 seconds remaining. Snapper na, ano? Snapper na... Dahil ano yung sabi mong mid? CK? Mid na Snapfire. Offlane CK. Or pwede mag-position 4? Off CK nga, guys. Position 4 na Magnus. Ginagawa niya ng tempo. Night. Saka nalang ko rin okay nakita na yan eh. Eto, siguro ko. Nag-lag si Village! Radiant team back. Magnus 5. Yun. Tsaka, kaso medyo mahina sa lane, pero mabilis makakalas hit with the Empower alongside with PA. Then, tama, kayo slight offlane, and then, yung snap par 4. Ay, hindi! Nag-ban sila Mirana eh. Mid yung snap par nga, oo. Ang sakit-saka. Brain? Hindi, pero feeling ko talaga kung gusto nilang i-support yung Magnus, position 5 na lang. Kasi ganun din naman eh. Parang makakakuha at makakakuha rin naman siya ng dagger. Hindi, I mean position 5 na Magnus na lang. Kasi kung position 4... Kotol! O kaya ano? Ano ba maganda? Kotol, para mabagal yung cooldown, eh, mabilis yung cooldown ng stippling dagger. Reset. O kaya ano? Huwag naman sana... Hindi siguro pipit ng huwag naman sana mag-IO. IO. Drug sila pag nag-IO yan, sila. Post 5 na Magnus, yes, mas gusto ko siya. Grimstroke? Mas gusto ko siya kaysa sa ano. Kailangan nila ng pang-contra kay ano, Pugna. Wala pa silang pang-contra kay Pugna dito. Pwede sila ditong mag... Kotol 4 yung naisip ko eh. Kotol na 4? Let's see. Tiny. Pero dito sa kabila rin... naman kulang nito, physical. Carry. Pwede nga rin dito Grimstroke sa totoo lang. Pwede dito Grimstroke sa totoo lang. Kasama ni CK. Masakit o kaya lang. Naman. Masakit yun kasi ano, oo nga, ano? Hindi. Sa lane. Kaso level 6 pa yun eh. Dalawang Chaos Bolt. Hindi ko pero alam okay kung, lang eh. Pwede ba dalawang Reality Rift? Hindi na. Kasi Reality Rift eh. Hindi pwede I mean, dalawang Reality Rift, diba? Grimstroke ka. Grimstroke kasi sobrang sakit sa lanean. Sobrang sakit sa lanean. Kahit wala pang level 6 yung Grimstroke, imaginein mo, meron sila ditong stun ni Grimstroke, and then merong higit, tapos may another stun na naman from CK, and then may Stroke of Fate. Sakit ng damage na na. And, you know. Oh, double, ano, mga double. At saka maganda yan, double stippling dagger, double Chaos Bolt. 5 seconds remaining. Hindi Lil Shredder, eh. So, position 5 na Magnus, 4 na Grimstroke. Oo.
Hindi, kahit gawin mong position 5 yung Grimstalk, pwede pa rin eh. Mas gusto ko oh, talaga position 4. Pero mas maganda 4. Position 5, ano? Mas maganda position 5, Magnus. Ayun, sakto. Maganda yan, Weaver. Wala sila physical eh. Meron lang sila, DPS from, ano, from Batrider. Hindi nga lang, wala sila masyadong panghuli sa Weaver. Oh, tama, si, ano, so, si on the floor, si on the floor. Pwede ba, ay, hindi pero mas po, gusto ko boss, to. Hindi gusto po, to. Boss, Star-Lord. Ah, wala, hindi, oh. Sabi ko, mas gusto ko to na napaganda yung Grimstroke kasi kailangan mong i-amplify yung lane na CK. Kasi mabilis yan mag-fall off pagka namatay ka ng namatay itong CK. But with the Grimstroke, eh pwede sila parang in a way pwedeng maging carry type na rin itong Chaos Knight and they have the Magnus to do so and pwedeng ma-amplify din yung farm dito ni Chaos Knight. So, pag sa late game, yung pressure nasa Gambit Esports dito dahil may assurance na sila sa late game eh. They have the PA, dagdagan mo pa ng CK. So for Gambit, kailangan nilang i-stampede to into mid game. Kasi kung hindi nila gagawin yun, kung hindi nila magagawa yun, buti nga nag-pick sila rito ng Weaver eh. Kasi kung nagkataon, hindi, may maganda pa rin naman. May mga, hindi ko na nakita kung nawala yung mga Juggernaut, ano eh. Juggernaut versus Phantom Assassin, may hirap din kasi. At least ito, mas tatagal yung Weaver. Basta hindi masasilence. Basta fully commit na sila talaga sa kasi kapag nasilence yan, nagsabayang big cast sila ni PA, punit talaga ang itnap niyan. Tsaka, sorry. Owl Rider. Na gano'n na rin kasi, nag-fully commit na rin kasi itong Gambit Esports sa early game strategy nila. Maganda yung ano, maganda yun nga eh. Maganda yung pog na pick kasi sa ako may PA pero ewan ko ah. Ewan ko lang. Pero eh pakilala natin sila for the side of Tempo, LeBron, Dota sa kanya Magnus. Malabon tags po is Phantom Assassin, Noob for Snapfire, Dench ka sa kanyang Grimstroke, and Mitch sa kanyang Chaos na. For the side of Gambit Esports naman, we have Weaver on Dryrak on floor, Pugna, Aini, Meles on a Batrider, Excess Vampire on... ano yan? Excess Vampire on Clockwork and Invoker gagamitin naman ni... Sino mid dito? Mamaya na lang. Ah, mid? Si Lorenov. 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 Ayan, si Lorenov. Lorenov. Ayan. Yes. Maganda sana kung may kasama, kung may Bruce kung kasama si Pugna. Madali lang siya mahihigit dito ni CK. Dagger mga siguro, pinakamaganda kay CK. Yun, mga ganyan, no? Mga Sven sana, mga ganon. Diba? No. Pero makikita natin, syempre, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa inyo yan, ha? That the drop itself is just 20% of the equation. 80%, it all comes sa execution. So, kung maganda nga yung drop mo, or ano, nanalo ka sa 20, hindi mo naman na-execute, eh, lalamang pa rin yung pangit ang drop, diba? True. So, makikita natin yan habang nagpo-proceed yung game. Shoutout muna sa inyo. Ayan sila. 23 Karma Akbane. Karma Kabane. Yan, sorry. In terms of draft, I'm George. Yan, Leandro. Twitch Crown. What up? Mm-hmm. Nikolai Babaev. RTZ. Ikaw pala yan. Shoutout sa RTZ. Ayan. Si Babaev. Yan. In terms of draft, sa tinagtatanong dito si 23 Karma. In terms of draft, I will go for Tempo. Dahil nasolusyon na nila yung Pugna. Nasolusyonan din nila basically lahat ng hero dito ng Gambit Esports. Pero maganda yung lane dito na maganda yung hero dito sa early ng Gambit Esports. But we're just talking about the early game. Saan makikita mga Skid, mga Lodi? May next game pa ba? Jong, Cutie, apat na series tayo everyday mga boss. Bali, ngayon second series pa lang tayo. Next series will be casted by me and Jovi. Tapos mamaya, Daddy and Ishi, I'm not sure. O Daddy and KJ, hindi ko alam. Basta si Daddy A yung last series. And then bukas, isang lower bracket. After ng lower bracket, rekta tayo ng Grand Finals Best of 5. Yun. Tapos yun nga, kung sinong magkaanuhan doon, edi sila na yung mapupunta doon sa Division, excuse me, Division 1. Ayan. Pampick up na nila yung laso sa Unstrike. Pwede. Uy, Tayraco Delicado. Ayun, God knows on Gucci. The floor. Tayraco on the floor. Nadali na naman dito. Si Tayraco and Excess Vampire in trouble as well with this position for Clockwork. Arby! Wala po. Ah, wala pa. Wala po. What time next game mga lords? Ano ba? 12? Ay. Kung matatapos ito, 11.
Basta pagkatapos itong game na to, after 15 minutes, boss. Start na agad tayo. Ayan. Every 15 minutes po ng 15 minutes ang break natin. Pero yung All Rider, Hedwig, in trouble. Si Benes pala yun. 1 second si Hedwig. With the blink. Naku, yun lang. Nabigyan si Malabontags dun. And buhay na buhay pa si Hedwig. Nala pa. Ayan, again. Pero ang ganda nito ah. Na, ay, boots yan. Ay, umabot pa. Uy, dito mama yung stroke bait yun lang. Nadali na naman sila yung one loon. May boots ba si Pug na? Woo woo! And oy. Feeling ko ulitin ni Noob yung ginawa niya kanina. Wow lang yun ito after that battle, magaano na yan eh. Ganda na naman ng laning phase na din dito. Battle Aghanims. Aghanims and then mga heater type. Kadalasan kasi pagkatas ng Aghanims gumawa na sustain item yung Snapfire. Delegado ba si Pugna? Yan ang sinasabi natin. Inis down. Ay, double kill to! Ay! Buti walang germinate. Pero magkakaroon ata. Yun lang hindi nahabol ni Deracchio. Uy! Double kill sana yun! Sunstrike! Ah, wala. Hindi, may invoker. Bakit ba? Ha? Wex. Gas Wex ba? Eh di, ilagay nila sa Wex yung ano. www.ee+. Kahit kaso yun lang. Naku. Si Grimstroke okay, napapamatay, na lang. Napapamatay na lang. Dahil, syempre, yan, okay, Edward. Yan, dahil, syempre, sayang din naman yung, ano, let's conserve energy. Let's conserve time, sabi ni Grimstroke. Hmm. 2-2 pa lang yung score natin dito. Invoker with a Wex Tap type against the Snapfire. So, kita natin, lamang talaga yung Snapfire in terms of, kills. Pero itong ganda na naman ng tuhog ni Lebron. Diba, ang ganda na lang muna yon. While itong si Owl Rider with 4 stacks of sticky napalm, make it 5. Dito ka lang sa tabi ko. Clingy ako eh. And, ayun, nabling strikean ni Malabontags. Isa na lang na stippling dagger. Na pero, naku, hindi niya pa nga nakita. Wala, nakatakas pa. Yun lang. Kamalas mula sa naman para kay PA. Free kill na sana. And, nangyayari pa nga siya dito. Pero surprisingly, for Mitch, hindi siya nahihirapan masyado dito sa lane na to against Weaver. But si Weaver dito nakapag-secure naman siya ng kills. Mm-hmm. Pero ito yung maganda. Si Tug kasi, kahit mahirapan siya sa laning phase, he got the Magdus on his side. So, if ever na gusto niya mag-nutes, third skill lang siya, and then, makakabawi siya sa farm. Mm-hmm. Sige, gumamit ka ngayon. Subukan mo. Sige, mayroong ano dyan, nether wards dyan. Oh, yan sakit. Pero wala sila masyadong stun din dito eh. Kaya hindi sila makapatay at all. Itong side ng Gambit. Suns! Sunstrike eh. Uy, oh, gift sub machine pa nga. Ang gusto. Relax lang kayo. Dapating tayo dyan. Pero, oh, Deracchio. Again, kakalabit lang na niya itong si Deshka. Pero papasukin. With the Shokuchi. Mm-hmm. Bounty. Bounty rune! Ah, binote. This is gonna be a... is this a 2-for-2 bounty rune? Hindi. 3-for-1 bounty rune lang. 2-for-1, 2-for-1. Binote. Ay, hindi. Dalawa pa lang, dalawa pa lang. Nandun eh, nandun pa sa taas yung isa. Sa Gambit pa kukumang maano. So, isa lang nakuha dito ng tempo. Eh, oh, yun lang. Ganda sana nung plano. Ito na naman po! And Deracchio, yun ano, lang! Ang lakas talaga ng ano nito, ng lane na to. Lakas ng lane na to! Napusitan! Tatabihan ka lang eh. Mamatay ka na, di ba? Basta tumama yung inkswell. Natintahan ng pusit. Itong si ano? Si Weaver. Pero kamusta naman itong invoker natin sa gitna with 29.5? And yung Snapper, again, dominating the lane. 32-3. Ganda rin ang laning phase talaga dito ng Snapper. Hindi na po fall off. Uy! Pero tinatlo na. Curious Knight in trouble. Sumasayo siya with that battery assault. May kasama pang Nether Blast. And Deracchio will be taking down Mitch. Grabe nga ito. Mm-hmm. Jerwin Arroyo, shoutout sa'yo. Yes, sila next series. Oh, okay. So, mananalo dito mga kalaban daw ng ILTW. Lipaj. Lipaj tuwing. Lipaj. Shout out. Tsaka sila Raspi. Sila Boss Robin Ray. Mga tamang nagkukwentuhan din kayo dyan. Nakakamiss din kasi dito talaga eh, no?
At saka maganda ano lang, lively yung chat natin kasi lately na nagkakas kami medyo tahimik. Ngayon, umano na eh. Hindi, wala kasi sila. Wala, nandun kasi sa, syempre, si Yun eh. Si Yun team natin eh, dun sa kabila eh. Ayan, Dom. Oo. Oop! Reality trip, team ni Miracle yan. Ni Miracle. Mm-hmm. Dati. Pero ito na yung stocks na hinahanap ko for Team Tempo na dapat ginagawa nila. But for Gambit Esports, dapat itry nila itong i-contest because they have the means to do so. Dahil may bot rider sila dito on their side na kayang-kaya mag-clear din ng stocks. Basta meron siya ditong Firefly. Oo, tama. AUS vs. MG kasi kahapon. Ang ganda ng laban kahapon, guys. Ayun na ang sinasabi sa inyo. Not so maganda for the side of Among Us, pero maganda para sa side ng MG. Kaso, farewell to you, my friend, na rin yung MG kasi wala na rin si Masaros eh. Masaros nagdadala dun. Sino ba yung nakausap ko nun na ano? Wala yan. Simple lang maglaro yan si Masaros. Hindi yun totoo. Napukaw ang aking damdamin. Masyado silang ano eh, nakakonsentrate kay Jackie Miao eh. In crap, hindi naman sila binibigo ni Jackie. Sabi nga, di ba? Si Master, andun. Nagpapahinga si Master. Yan, isang linggo, guys. Pitong araw natin kailangan tiisin na. Tawagin, ito na naman po. Natintahan na naman eh. Ang gandang rotation naman nun. Coming in from Noob. Bakit ba kasi Noob yung pangalan mo kung ganyan ka gumalaw? Dapat ano eh, no? Great. O kaya pro. Hindi Noob. Ganda nung ginagawa dito ni Snuffer eh. Humble lang siya. Humble lang dito si Snapper. Pero okay, 4-4 yung score natin dito. Weaver is really having a hard time dito sa top. Sustaining himself and surviving onto the lane. Dahil syempre, na-explain na nga natin niya kanina, wala na dapat iba pang sabihin. Sakit! Nung reality rift. Kasakit itong Grimstroke and CK. Naku po, pero nag-rotate yung invoker dito with a Tornado EMP combination. And Mitch, hindi po si March yan. Mitch po yan, ha? Baka magkalituhan lang. Ako! Pero let's see. Noob again with a close range or point blank range. Nung ano, Scatter Blast. And tumama pa yung Stifling Dagger. Hedwig is down. Naku po. And Grimstroke lang yung napitas nila doon. Grimstroke for the Batrider and CK. And na-force nila si Weaver pumunta sa bottom lane dahil... Okay, I'm done. I'm done sa top lane. Hindi ko natitiisin yung lane na yan dahil napakasakit talaga. Pag nagpakita ka sa mapa, patay ka. Eventually, ganun yung nangyayari dito kay Weaver. So, yung decision making niya, pumunta lang siya sa baba, inaalay na lang yung lane. But for PA, tumaas din siya dito. Alam niya na free lane yan. Ay, naku. Nakita nila, and Tornado EMP plus the Chup Chup 150B signature mob. Nadali sila, Dench ka doon. Is dead. Hindi ba si yan yan? Si Abad yan? Si Dens? Si Dens? Ah, hindi, hindi. Okay. Iba yan. Signal Ultra yun. Okay, okay. Uy, iko-contest nila to. Ito yung magandang move for the side of Gambit. Stipling pero wala dagger. Yung Batrider. Wala yung Batrider. Ah, joke lang. Wala pa. Pero uy, yun lang. Tornado EMP. Again. With that 150B signature move. Life Drain. Makakakuha na naman ng kill itong mga tropa from Gambit. Pero wait lang, anong position? Huh? Okay. Ito na, mukhang sumuko na sa pag-contest itong Gambit. Ah, 5-pog na nga pala to, pero ito na naman, Ancient Stacks. Makukuha ni Malabon Tags to. Grabe, tignan mo kung gano'n nila binabantayan yung PA. Kasi alam nila eh, PA mamaya sila talaga dyan magre-rely itong side ng Team Tempo. So they need to babysit Phantom Assassin. Wawa sa akin na, wawa sa akin nila yan mamaya eh. And the Rakyo on the floor with the... Pero ito maganda ginagawa ng Gambit. Okay. They will get some objectives habang nagpa-farm itong si PA. Kasi makakuha naman yan. Hindi ko sure kung magpa-battle Fury, I think. Si PA? Parang, hindi na. Oo, Desolator hindi na. Plus 5 naman yan eh. Plus 5 naman yan eh. Desolator BKB na agad para palagpalag yun, na. Makakuha lang ng BKB. Deso BKB is so good in the hood na yan. Yup, yung Deso BKB niya pag nakuha niya, let's say, less than 35 minutes, goods na goods yun para kay PA. Yes, cheaty. Siya yan.
Ang mga tropa ng yung nila ano nila the underrated carry. Sila sa Spartan, oo, sila may MNT. Oo, Adpinim, 'yan tama si Malabontags. Part ways na sila. Sobrang ano 'yun. Magandang team lang ang kailangan niya pero Chaos Bolt plus 3. Na ano natulak na flame break, patay sana si Batrider doon. Ay, hindi makunot din si Batrider. Mamamalman lang 'yan. Uy, gundong pick up naman ito ng haste. Ngoko. Ba't kalahati yung mukha niyo yung cover? Pero, oh! Let's see, Mitch. In trouble, meron na naman live train dito. Oh my God! And patay, yung CK. No. Isa pa? Shot. Pwede pa ata. Naku, magkakaroon pa na. Ano palang laso yan. Pero tamang apoy lang. Pero RP, binigay na nga rin dito. Kaso, delikado pa nga yung Magnus sa matay siya. Pero mamamatay din naman. Naman si Snopper. Itong si Melis. It's a 2-for-2 exchange. Pero in favor yun para sa side ng Gambit Esports. Kasi nakuha nila itong si CK on tempo. Eh naaga nila nakuha ito si CK din kasi na-isolate din si CK doon. Pero ang ganda ng ginagawa dito sa ngayon ni Snapfire blink out. Muntik nang tamaan yung courier doon ah. Mm-hmm. Pero Weaver naman dito nakakabawi na kahit papaano sa nangyari kanina sa top lane niya. So, nabibigyan siya ng space. Ganito naman ginagawa ng Gambit Esports talaga. Mm-hmm. Sacrificing themselves for Weaver para makabawi. Pwede Stucks lang kung pwede lang murahin to siya. Sap ng buhay eh. Oh. Sap ng buhay ni Tag eh. Easy. Easiest sucks of my life. Mm-hmm. Ah, mahirap to. Mahirap labanan yung ganito aga nakuha ng ano. Tsaka hindi talaga yan ang gusto ko sa position 5. Yan yung ine-explain ko dati pa na kasi may mga naggumagawa position 4 na Magnus. Ang problem kasi sa position 4 na Magnus Village, hindi kasi siya masyadong makakadikit kay PA. Mm. Kasi kailangan niya laging sumama sa team fight. Whereas pag position 5 yung Magnus, wala kang ibang iintindihin kundi i-buff lang si PA. Stuck mo siya. May XP ka. May gold ka. I-stuck mo lang. Balik ka sa lane. Maaga ka pa makakuha ng dagger. Kasi may stocks kang ginawa. Balik ka sa lane. Empower mo. Busitin mo lang yung katapat mo. Hindi ka tulad pag position 4 na nandun ka sa kabilang lane. So kung ano, ikaw mag-rotate, eh paano pag failed rotation? So wala ka ng kinita. Yes. Wala ka pang XP. Hirapan ka niya. Wala ka pang pang wala ka pang pang RP dahil mag-abol ka ng level 6. Di ba? Kaya ano eh, mas maganda position 5 talaga na Magnus para sa akin. Though man yun nga, ang downside lang kasi noon Village is yung laning phase. Sobrang hina nila sa laning phase. Pero tinamaan na naman dito si Denshka and yun lang patay yung Grimstroke dito and naku, CK, pwede nila nga bulin yung CK na hagi pa nga dito ng tornado. And then EMP or rather yung Nether Blast pero Mortimer's Kisses will be used. Wait, ito na yung inaantay natin. Naging tag of war ang labanan dito. Nahatak na ng very, very slight si Ain. Nakapag-cookie pa Akiyat. Merong Tags. And eto na si Malabon Tags. RP. Okay na, wala na pala. RP. Okay na. Yan. And 12-10. Kutatlo pa namatay sa kanila doon. Ang husay ng buyback ng Grimstroke doon. Nabait sila. And CK, alam niya na, yan, yung ultimate niya dyan, saves the day, saves the fight. Natakot sa Phantasm, no? Eh, naganda nung ano, timing, oh, the timing is everything for Grimstroke. Sakto, nandun si Tag of War ang naging labanan. Diyos ko po talaga, oh. Oo, sumayaw, sumunod ka sa akin. Oh, pero na naman tayong nakitang RP and din, natuwo pa nga. Ganda RP! Oh, no. Ayun, totoo na yun, mga sir. Totoo na yun. Hindi na siya fake RP. Pero again, 13 and 10 yung score natin dito. I thought na makakalamang talaga sa early itong Gambit Esports. But right now, 2K gold. Meron yung Gambit Esports dito. Pero hindi nagmamatter yan. Dahil si PA, sitting at the top of the net worth. Si Snapfire, malapit na rin sa kanyang Aghanim Scepter. And CK, again, kailangan lang niya dito, dagger. Kahit nga ano eh, taras lang ata item yan eh, hindi mo na mapapatay yan eh, pwede na mag-initiator sa'yo yan eh. Si CK? Diba? Pwede nang tumangki yan eh. Uy, dagger na itong si ano ah, dagger na itong dagger si Melis. Dagger ay ano lang, at tawag dito, armlet at saka ano. Yes. Oh, pero Denshka? Yun lang, mapupusitan dito si The Rocky on the floor. Oh,
Sunstrike? Siyempre, hindi ko kasi na. Pero nagamit dito yung Soulbind, ha? Naku, meron kaya sila yun pang lang. And Noob, pinilit niyang lumaban doon. And Snapper is done with a Wicked Sick kill streak yung makukuha. Oh, bali maganda yung dagger reveal dito ni Melis, ha? Napakinabangan niya ng maayos talaga itong kanyang dagger reveal. But again, Duma down for tempo. Magandang ano to? Magandang side. Huy, tigil-tigilan yun. Hindi. Kaya ako natatawa. Classic ano yan? Classic Twitch ano yan? Classic Twitch na ang tawag dito? Copy-paste. Oo, copy-paste. Classic pag Twitch ano yan? Pag ako nanonood na din ako, inaano lang nila eh. Kick yan, kick. Kick. Ayan. Kick W. Ring of Tequila. Meron na sila rito. Aquila pala. Yan, nakakuha nga ni Malabone Tags. Yuppie. Dapat tayong first 15, ha? Yep, as long as buhay si PA dito, it's okay for tempo. Pero dapat less yung casualty nila din dito. As Gambit, magiging aggressive na sila. This is the time for Gambit na lumaban kasi si Batrider already got the dagger and Invoker. Hindi pa rin ako. Invoker, ano mga item na na-invoker dito? I'm not really sure. Silipan natin mamaya. I'm not sure if Vessel siya or he built. Hindi, feeling ko magbabangga na yun eh. Pwede nang ma... Kaya nilang sagasahato yung Gambit eh. I switch sa Exhort? Pwede na mag-switch sa Exhort sa tingin ko eh. Bumabato na lang ng Sunstrike yung kanina. Well, kasi Sunstrike is pure damage. So, diba? Kahit may babayan, level 1, level 2, it's all good. Oh. Pero full team smoke dito yung tempo. Baka madali to si Hedwig ah. They have the RP. They have... Kaso wala pang BBC. Ah, wala pa palang dagger si Lebron. Pero hindi na ito kailangan ng dagger ni Lebron. Dahil merong Aghanim Scepter mamaya itong si Snapfire. Saan sila pupunta? Ayan, pupunta na sila sa top. Doon na lang. Wala silang walang bumababa eh. And Pugnan ako nakapag-blur and... And he's in trouble. Hinataw ng hinataw. May Inkswell. And nandito na rin si Noob. Eh, naku po. Grabe naman lahat ng na status binigay. Pati pangarap sa buhay. Uy, pwede to. Desolator. Pwede yan, pwede yan, pwede yan. Ang aga. Pwede yan, pwede yan. Ang aga ng item dito ni Tog. Uy, tulungan nyo. Naku po, pero may hookshot dun sa Snapper. Pero ang ganda. Nung Soulbind, kaso mamamatay agad. Eto, Snapper, will he go for his buyback? Yes, he will. Naku, yun ang sinasabi natin. Yung stippling dagger, yung isa dumugo, isa hindi. Asa na kaya? Etong RP. May RP na ba? Parang wala pa. No, joke lang. Meron na pala. Go! Skewer! Hop! War 3! Wala! Tinakbuhan lang sila. Pinahiya ako ah. Ano yun ah? Sobrang... Ano yun? Sobrang worth it yun for Gambit. Nakita nyo yung ano ni Jack? Nakita... Si Jack nandyan ha, nanonood. Nakita nyo yung emotes ni Jack? Direct, di ba? Saan? Ayan, si Jack Toto. Wala yan dito sa channel. Pero ginawa niya ni Jack. Nag-resub siya. Tama, di ba? Nag-sub siya sa Kuya Nick Dabanexi. Oh, nag-sub siya sa Kuya Nick Dabanexi. Pero teka lang, oh, Meles in trouble, Hedwig! Naku, yun lang, wala pa yung dala. Yung pulang dalang sulat niya, Harry Potter. And Pug na mamamatay din. And that's a double kill for the Snapper. Invoker with a deafening blast, pero... Ito na, chill lang sila. On the back, Lance Dog. Naku po, excess vampire! Ay! Ay! Itumama yung bad strike! Ay, pa. Oh, yan, guys, may emote na. Oh, Malabong Tags na laban. Op, nakatago. Parang so yun lang. Nakita siya ni Diracchio on the floor. And Beach, in trouble. Same as Lebron Dota. Nagamit na yung RP nito, ha? Pero yung Lil Shredder, nangungulit pa rin. Pwede pa to. And a bash. Naku po. And ako, yung ganda ng tornado. Plus, that Chaos Meatball. And Lebron. Yan ang pinakamagandang ginawa ni Lebron. Kung saan papunta yung meatballs, doon ka rin pupunta. Grabe yung teamfight na to. Sobrang ganda ng teamfight na yun. Sobrang haba din ng teamfight na yun. But again, for Gambit, well defended yung Roshan. So tingin ko, lumamang dun yung Gambit eh. Lumamang dun as they manage to get Phantom Assassin. But the teamfight is way too long. So mabubuhay na ulit itong tempo. But still, good win for Gambit there. And magkakaroon sila ng confidence na lumalim sa... Uy! Lumalim dito sa mapa! Yun lang! Uy! Malabon Tags! Buti na lang may third skill siya! Kasi... May yun third eye! Yung... Uy, teka lang! Nice hook shot! Kaso eto, meron laso. Binigay kay Denshka. Oop! Saan ka pupunta? Don't use the clip on your advantage, my friend!
And tag? Na-isolate si PA. Oh. Blink strike lang. Phantom strike out lang. Wala tayong green stroke. Habol, mga kapatid. Naku, nakapagpantasam. Sige, lumapit kayo ngayon. Ang dami namin. Tatlo kami. Oh. Oh. Mortimer's Kisses. Meron pa stifling dagger. Pero, oh, teka lang. Diracchio. Nakakumit ni ano ah. Nakakumit ni Weaver yung BKB. And now, they wanted to get to Roshan. But it's way too long for them to take this one. As nakasmoke itong Team Tempo. Pwede yan, pwede yan. Go, go nila yan. Tag. LeBron, World 3! Ay, reality trip! Kaso nag-biss yung stifling dagger. Ay, that's double damage four. Pala si ano? Weaver? Naku po, hindi ata sinapapalag dito. Maling team fight. Pero yun na nga! Nakalabon! Si LeBron! Walang World 3! And then the RP! Grabe naman yun! And Malabon Tags will be getting a double kill! Diracchio, on the floor! Napatay na naman niya dito si LeBron. Pero si Hedwig nag-lilipad. Fly, fly, fly like a little owl. Pero teka lang, hindi na natin kaya. Back muna. Mukhang mabibigay natin ang Aegis of the Immortal sa kanila. Unti na lang yun. Diracchio, lumalaban pa dyan. Oh, kaya mo yan? And bako kuha niya yung Aegis. Nawasa! Nakrit! Nakrit! Sorry, nagulat lang ako. Nakrit! Pero lalabanan kaya ni Denshka to? Hindi na natin? Oh! Uy, oh, delikado si tag dito. Oh, pero wala pa naman MPP. Okay na, okay na. Anyway, grabe yung team fight na yun. Grabe yung gobble up doon. Sobrang ganda, ibinato si LeBron. Guys, hindi na po si LeBron nagshoot ngayon. Si LeBron na po yung ibinabato. Si LeBron na po yung sinushoot ngayon. Eh, napagandang gobble up noon. And yung reverse, medyo na late nga yung blink doon ni PA dahil malayo pa si PA doon, but still ganda nung follow to eh. Oo. Yun nga lang, ang downside nun for the side of Tempo is Gambit taking the Aegis. Oh, LeBron with the assist. Oh, 4-3! Ang ganda ng ginagawa ni CC. Boom! Galing. Ang ganda ng ginagawa ni CC din kanina dito sa teamfight na to. Napapailing na lang ako sa ginagawa niyang pag-isolate sa mga heroes ng Tempo. Wala yung Weaver sa Clash, nasa CR. Ay, okay nasa lang RA. Eh. CR, RS pala. Akala ko sinadya mo. Kailangan niya talaga kunin yan, guys. Kailangan niya talaga kunin yung Roshan na yun. Naka-double damage din siya eh. Lumamang nga sila sa teamfight yun dahil nakuha yung Roshan. May double damage pa nga yun, di ba? Sabi mo nga kanina, naka-double damage yun. Kung siguro hindi naka-double damage yun, pwedeng matagalan yung Roshan. Pero naka-double damage kasi. And malapit na rin sa MKB etong Weaver. And po. Ano natin? Si Ike hindi pa rin masyado nagpapakitang kilos, ha. Pero good itemization from Snapfire. Kaso bumagal. Which is dapat it's either naka-dagger or boots of travel ka na. Pero naka-ano lang siya eh. Napilitan siyang bumili ng Ghost Scepter para dun sa PA. Mm-hmm. Eh hindi. Usapin niya yun eh. Mufu. Para sa ano? Ang tawag dito? Weaver. Oo, oh, sa Weaver. Yun. Sorry, sa PA tuloy. Dun sa Weaver, oo. Ano bang item ng Weaver? Maliban sa main strong, BKB, and going for MKB. Okay, going for MKB na rin pala. Uh-huh. Ba'y nakamot ko? Mukhang maganda ags sa PA sa game na to. 24 minutes. Ang ganda ng network dito ng dalawang core. So, nakakaano din. Nakakailang din yung Weaver talaga. Wala sila masyadong pang-catch kay Weaver if ever na hindi ma-RP. Pwede pag na-soulbind, pag may kakang kayong katabi, hindi siya makakapag-shukuchi out dun eh. Kailangan sabayan nung kung kakampi niya si, Weaver. And, pero, hindi ko nakakita kung sino nakakuha ng 20 kills. And, again, sino ba? Nakakuha ng 20 kills. Hindi nakapansin. Oo nga. Ay, hindi. Si ano? Di ba, ano? Tempo? Hindi ko nakapansin. Ah, Gambit ata. Gambit. Sobrang haba kasi ng teamfight na nangyayari kanina pa eh. Ayan. 9k gold deed for the side of Gambit. Kitang-kita natin dito yung gold deed. Eh, lamang na lamang talaga in terms of farm. Etong Gambit. But, for Tempo, they still got the chance because PA pa rin to and Magnus pa rin to. Isang reverse to rule them all and then yung blink in ni PA and then kumaga RNG man. Eh, wasak talaga ang metal. May makakapush pa nga. MKB na nga. Ang bilis. Bilis nyo mag-form. Weaver. Ang hassle ng Weaver sa kanila. Hindi natin nakita na sobrang ano nung Snapfire, ah. Sobrang explosive nung Snapfire. Just like nung game number one. Anyway. 26 minutes pa lang naman yung That's laro. That's right.
Pa wala. Ages advantage, oy! Nakabit-bit po si Magnus. Yun lang, ang dami-dami pwedeng atakin. And that RP! Sobrang ganda nun! Lahat ng klase ng mikrobyo tumama at patay dito. Ito si Lebron. Time-lapse lang. Pwede mayari din dito as Magnus. May buyback naman siya daw pero wala kasi siyang dagger. Yun problema eh. Hindi niya pinriority yung dagger niya. Akala ko magre-recta dagger din siya. Yun lang. Mahirapan sila mag-setup dito. They need 100 seconds. Kailangan nila kunin si Pugna. Ang hassle na nasa likod si Pugna din dito. Kailangan magkaroon ng abyssal ni PA. Oo. Ah, tama. Ayan, abyssal. So, ayan. Hirap. Umirap bigla yung kailangan magkaroon ng abyssal dito ni Thug. But, ang tanong, haabot pa kaya sa puntong makakaka-abyssal si Thug? Uy. Teka lang, tatlo to. Oo. Oh. Thug, tatlo yan, ha? Tatlo yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayun na, nakita po na nga. Ito si Lebron. Ayaw mag-crit! Oh. Yun lang, swerte! Back muna tayo. Napap na natin yung Aegis. Pero ay, nalagi pa sila nung tornado! Plus, that Chaos Meatball! And Deracchio, with the Sokochi and Lebron. Delikado ka dyan, buddy! And ako yun lang, Phantasm, hindi nagtagal. Ang sakit niya, no? Deracchio on the floor. Woo-hoo! Oo, sobrang sakit niya. Going for Satanic pa. So, paano na yung RP mo? Mahirap to ah. Mahirap to itong nangyayari dito. Okay lang sana kung ano eh. Kung hindi na out farm or hindi nakakasabay sa farm etong si Weaver. But the problem is, meron siyang Maelstrom eh. And nakakasabay siya sa farm na ginagawa dito ni PA. Eto. Oy, sakon-sakon naman. Isang segundo na lang yung ages dun eh. Oy, nag-miss. Sorry, but you're not Kareem Abdul-Jabbar. Okay. Bastos talaga ito si Derek eh. And, pinapansin niyo yun? Ang hirap nito. Oo. Oh, dapat inantay na lang na mawala ng Aegis. Saktong-sakto naman! Kung napatay nila dun si Weaver without the Aegis, pwede. Double damage na naman yung awak. Dapat pala pinatagal mo pa ng bebe-bebe sa slide. O, paluin mo na! Di ba? Wag muna! Palo! Tapos pala, one sa kaliwa! Sa kaliwa! Boom! Ikit ka muna sa kanan, onte! Palo! Palo! Yo. Ano yun? Ano yun ah? Palayok. Kampas palayok na nangyayari doon. Pero Hedwig, with this BKB, turn on yun lang. Nabura sa mapa si Denshka. And immediately going for this buyback. Itong Grimmsnarl, katalaban naman pala sila. Lebron Dota, low HP yun lang. Tumaas lang ng kamay. Akala mo tinawag ni teacher. Oh no. And malabon tags. Op, ganda ng cooking sa isa. And tag, pumataw. Ayun, dali. Pero dito sa kabila, may nangyayari team fight and double kill yan para kay... At madadali nga nila doon itong si Mitch. Oo, pero tingin ko hirap na nito. Oh, yung CK hindi na rin masyadong yung nagpapakitang gilas. Laning phase, oh, ang ganda nung ginawa niya. But again, hindi na siya nakapag farm o hindi na siya nag-scale talaga dito. Oh. Sulit na sulit lagi yung tornado din invoker. Laging tatlo yung natatamaan. Oh, may nabitin oh, pa. May na-attack. Sino yan? Tingnan natin. Si Lebron na naman. Ako po, yun lang. Ang sakit ng damage ni Weaver. Oh, mama. Hallelujah. Talagang gano'n na lang ang sasabihin mo. Naku po. And tingnan natin. Malapit na ba? Ano na bang standing ni Lebron? Oo nga. Wala naman ako sinabi. Ano standing na ni Lebron? Ni Lebron. Natawa ako sa standing ni Lebron kasi si Lebron kasi yung naisip mamaya, ko eh. Baka mamaya 4 fouls na eh. Baka mamaya ilan na lang. Malapit na siyang mag-foul out. Pag gumraduate yan, naku, tapos talaga ang boxing dito. Magkaka-game 3 tayo nang wala sa oras. Anyway, Solar Crest and hindi kasi greedy yung hero dito ng ano eh. Hindi kasi greedy hero dito ng Gambit eh. Kaya nagagawa nila na maayos. Although, yung hero ng Tempo, maganda naman, but hindi nga lang nila nagagawa. Ako, alam mo kung anong lackluster dito, yung CK pick, dapat kumuha na lang sila dyan ng mga Tidehunter. Ayan. Kasi may Batrider eh. Pag may Batrider, may Tidehunter para magka-rhyme. Para parehas Hunter. Hindi, may rhyme lang. Ay, oo nga, no? Diba? Hindi naman pala Bat-Hunter. Hindi, joke lang. Bat-Hunter, naisip ko. Yung Batrider kasi, papasok yan. Eh, syempre, meron kang ang anti-riot na Tidehunter eh. Diba? Mare-reverse mo yun. Mare-reverse mo yung sitwasyon doon kung maganda yung timing nyo.
De, tsaka ano rin, the problem is sobrang ganda rin kasi nung farm dito ni Weaver. Naku. Aso yun? Aso yan? Hindi, sa oso yun. Kahapon. Sila Bear. Sa oso yun. Pero oh, oh. Uy, may, oh. May nilunok. Oh. Pang! Naku po, ayun! Nakakuha na naman. And then RP will be committed. Pero ang ganto na lang nga tayo. Hindi na natin, sige. Ang dami naman bala. Ito ni Snapper, pero buhay pa. Si Lorino, pero Bat Rider is down. That's a double kill. For Malabon Touch. Will he make it a triple? Kaso ang ganda nung ano ha, Decrepify. Pero mamapatay pa rin siya. But LeBron, 4-3. Nakabawi siya dito. Power counted, double kill. Pero wala pa rin. Nagdidipin pa rin sila. Oh. Hookshot! Galing dito! Kay oh, yung ginawa mo doon! Kay Abdul-Jabbar. And nabigyan nga si Malabon Tags doon. Nagawa mo, Tag! Ganda ng ginagawa ni CK dito. Playground kung, foul 1. 3 minutes of... Yun lang. Awit nga, no? Kung meron mang ano... Kung meron man ako maging MVP din dito, si kasama si Clockwork doon. Kanina pa ang kaganda nung ano niya, yung mga hookshot niya. Ay! Bigla na lang may dumaragas ang Magnus doon. Oh my God. And LeBron, running for his life. Naku, 8 fouls pa pala to. Lampas-lampas graduation ka na, buddy. And skewer. And, naku yun. Time-lapse pa. Naku pa, time-lapse pa. Okay, it's time for the round 2. Buhusit nga. Nabuhusit ng langgam. Pag-champ yung ano, yung pagkaka-comeback dito ng gam. Actually, hindi naman comeback eh. Ano ba? Langgam, ipis, cookie, excess vampire, namatay wala, sa harapan. Wala silang solusyon talaga kay ano, kay Weaver. O, nangahagat lang sa ano. Oh, reality. Sa aso yan. Nahabol siya nung kay Usport. Last 3. Go nyo, go nyo, go nyo. Pero ito si Mitch. Ayun, ginawang nga. Ginawang. Pero again, this is it for the game number 2. Tingin ko, hirap na ito. Yan, sabi ni Jack Dotto, talo muna. GG. Mali din yung habol talaga ng PA. Ayan, nag-buyback na rin si CK. Pero ang ganda na sana eh, no? Kaso, pangit lang talaga eh. Mapipigilan pa nila yung Weaver. Hindi nila. One man army ginagawa ni Weaver dito. Grabe. Sobrang worth it to. Wala kasi talaga silang... Pag hindi na RP, kaso may satanic na rin. Pag hindi na RP, pag hindi na lockdown. Second Roshan of the game lang pala yun. But feeling ko mga ang sakit, mga grabe. Weaver's doing it. Si Chris Weaver, tsaka si LeBron James magkalaban. Pero, op, again, Snapfire. Up and down, pero Mortimer Skisses. Kaso yun lang nasunog siya dito. Ginagawang punching bag si CK. Wala rin buybox si Snapper. Happy. Ano wala naman? Na yan. Kay the Rakyo on the floor. Will be able to take it. Pero yung Cataclysm doon. Nawasak. CK. Ang bataan at lumubog. Ang kasama barko ng Titanic. Oh my God. At isa na lang yan. Mitch, kamusta ka dyan? Tingin ko dapat dagger si Magnus. Oh. Well. Oh, isa ka pupunta. Oh. Hindi pwede yun, kapatid. Oh, yun. Kinalabit. And that's a full team wipe. And I think that's the game. No buyback available for Tempo and we're going for Game 3 siguro. Game 3? That's not siguro. It's totoo. Game 3 na to. Guys, GG will be called. Grabe. Eh. Nakita nyo na. Obviously, alam natin kung ano nangyari doon sa game na to. Weaver, the one-man army show. And ang ganda rin kasi nung ginagawa dito ng CK. I mean, Clockwork. CK yung walang ginawa para sa akin eh. And yung CK, although yung laning phase nila maganda, but still, nag-fall off agad. Ang aga nag-fall off ng CK and Grimstroke, hindi nila nagawa. And for Magnus, na siya dapat yung huhuli sa Weaver early, nung konti pa lang yung item ni Weaver. Eh, unfortunately, walang dagger itong si Magnus. Doon sila nayari. Well, ganun talaga. And we're going for game 2. Napamura si ano, si paring Natsir. Kaya nga, parang may beta tayo sa Phoenix Bet ah. Oh, may beta tayo sa Phoenix Bet yan ah. Oo, oh, eh, kung wala pa, eh di register na. Use our code Lupon WXE. Ano ba ako? Parang gusto ko tuloy pag ayan, again guys, before we go, we would like to thank our sponsors, The Armory. Ayan, mga suot-suot po namin. Predator, Enervon Active, Phoenix Bet, and Wendy's. Yan. But we're gonna take a short break. And after that, pupunta na po tayo for the game number 3.